malalaman niya natin na naging mas mahigpit nga yung mga requirements sa Art Ecovilla. Ngunit bakit nga ba yung ginawa ng admin? Gusto lang siguraduhin ng admin yung kalidad ng mga events na ginagawa ng mga organization sa engineering. Syempre, yung mga events na yon, yun yung nagiging mukha ng engineering sa labas ng UP. So, marahil kung may mga hindi man kayo nagustuhan, kung may mga nangyari, mga hindi maganda, doon yung maaari niyong gawin yun doon sa mga PSA forms natin. Doon natin mga kinakahalagahan ng PSA forms natin. Nabanggit ko nga kanila, doon sa PSA forms, maaari natin isulat, maaari natin ilagay doon yung mga hinaing natin, yung mga pangyayari hindi natin nagustuhan, at tayo sa ESE, tayo ang magdadala lang sa admin para magawa nila ng solusyon. Ayan, as I mentioned earlier, we believe that the administration of the College of Engineering knows what's best for us, no? But in the event that the process of org recognition is a bit questionable, we have to redefine. And as part of the general plans of actions of ARISE this year is the engineering agenda, which will actually involve org consultation. So we will be having a sit-down meeting with the orgs, with Sergi, and of course with Dean Au, because actually we have consulted this and Dean Au herself wants to be present in this consultation. That would be the project of ARISE. Thank you. So para sa amin sa PREC, ang Engineering Student Council ay yung nagiging tulay dapat ng mga estudyante sa pag-voice out ng kanilang concerns para sa papunta sa admin. And with our GPDs, our grievance and voice desk, gusto namin marinig yung mga hinaing ninyo tulad yung mga nasabi ni Kuya na concern regarding sa pag- or